Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update ngayon sa social media, mga kaaldab. Medyo nakakalungkot po yung update natin, pero kailangan pa rin po ninyong malaman. Kailangan po ninyong intindihin o kumbaga tutukan itong update natin. Well, bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation, eh consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang video na to pagkatapos niyong panoorin. Ang sinasabi ngayon ng buong Aldab Nation, kaya bumagsak lahat ng TV commercial, endorsement, at kumbaga sabihin na natin pati yung kumbaga yung Buko Channel na season na inilalabas eh hindi na naituloy pa dahil nga po sa sinasabing solo, no, solo project nga po para sa Aldab. Pero ganun pa man po, mga Aldab, sinasabi naman po ng main fanatics na sinuportahan din po daw nila, pero nakakalungkot po talaga yung mga nangyayari at mga nagaganap po. Alam nyo, sa totoo lang po, ang talagang pinakamasakit na nagawa ni Mengay na totally bumagsak, walang iba kundi yung wedding proposal. Real talk to, mga kaaldab. Simula po nang binasag yon, o simula po nung pumutok yon, nagbabaan na, nagbagsakan na yung sale ng mga produkto na ini-endorse ni Main Mendoza. Although dapat nga po makakariko, kumbaga hindi po katulad ng dati, ito yung sinasabi ko, mga kaaldab, na mga endorsement at TV commercial ngayon magagaling na. Hindi po ito katulad nung dati na bibigyan ka pa ng pagkakataon yung oy, baka kailangan po magbago ng TV commercial ulit tayo, kunin mo uli yun si Mengay, gawa tayo ng bago, yung baka hindi na nila napapanood, parang ganun po. Pero ngayon wala na. Basta once na hindi na nabili yung produkto sa taong endorsement, agad-agad papalitan na po nila o i-stop na yung kumbaga yung masabi natin na endorsement. Ganyan po sila ngayon kagaling, kahusay, lalong-lalo na nga po pagdating po sa social media. Kaya nga po agad-agad nalaman natin, hindi po ba, hindi naman to puputok eh, kung hindi rin po pinopost ng mga tao. Katulad nga po ng Bibo, yung totally down, bagsak yung sale, doon palang malungkot ka na eh. Tapos yung Smart, kaya daw po nila inilagay si Ann Cortez dahil si Mengay daw po ay bagsak ang sales ngayon ng Smart. Parang namayagpag po ata yung TM Republica o Globe, mga kaalda. Alam naman po natin na magkalaban ang Smart at Globe, kaya pinalitan po nila. Alam nyo, sa totoo lang, kung titignan ninyo, halos karamihan po talaga ng endorsement ni Mengay bagsak eh. Hindi naman po kasi ito tinutulungan din ng kapwa management niya. Ibig kong sabihin, ina-advertise sa TV, tanging sa Twitter lang po natin napapanood at nakikita, at sa Instagram. Di po ba? Kaya nga po hindi na nakakapagtataka kung ganyan po yung mangyayari. At yung pinopromote ngayon ng GMA Kapuso, eh siyempre mga artista nilang endorsement ng ini-endorse ni Mengay. Kaya talaga nasasapawan po talaga si Mengay. Kasi bakit mo naman i-endorse si Mengay eh kung po pwede namang talent mo na lang yung ipakita mo ron. Hindi po ba? Napakasimple lang. At yung GMA Network, imbis na si Mengay yung pinopromote nila, hindi eh. Artista din nila. Paano mananalo si Mengay? Hindi po ba? Literal lang pong ginamit si Mengay ng ABS-CBN para kay Congressman Spotted. Bukod doon, wala na. At ito po yung pinakasumisikat ngayon na sinasabi nga pong kung baga panglaban ngayon ng ABS-CBN na si Darna, na dati nga po eh nagkaroon ng issue na ibibigay nga po kay Mengay yan, magkakaroon nga po raw ng panibagong Darna sa GMA Kapuso at si Mengay nga po. Real talk to, mga kaaldab. Sa mga nakakaalam niyan, sa mga nakarinig ng balita niyan, comment na lang po kayo. At ito pa po, mga kaaldab, ha?
yung lulong, di po ba tinalo ng Darna yung ratings? Ito yung sinasabi ko na pag nag-promote ang ABS-CBN, totally talagang promote, bigay talaga. Ito yung mga taktika na ginagaya ng GMA katulad ngayon ng teleserye ni Alden. May po ba? Ngayon, pag ito pumagsak, lahat sigurado ng endorsement ni Alden magbuboy, kumbaga maglalaylo. Real talk, itong kaya nga po nakapokus sila sa teleserye ngayon dahil ayaw po nila mangyari na maganda lang siya sa umpisa. O yung tipong, kumbaga, umpisa lang siya pinanonood ng mga netizen. Gaya ng lulong, nung lumabas yung Darna. Maingay na maingay ngayon yung Darna. Lalo na po yung pagpo-promote ng TV5, ABS-CBN. Hindi pa po dyan kontento. Kung titignan nyo po yung mga website, kompleto, detalye, mga kaldab. Yung unang episode, pangalawa, yung kinukwento na po nila yung mga napapanood. Kaya medyo yung mga netizen, mga kaldab, eh, mukhang maganda to, tipo ba? Hindi naman po natin may aalis. Nakapag ka napopost sa social media, talagang pinag-uusapan. Hindi po naiwasan yung mga komento na, uy, maganda yan, etc., etc. Tapos, tinalo niyan yung lulong. Kinain lang daw po ni Darna o hinagis lang po raw ni Darna yung malaking buhaya kung saan sa ibang planeta nga po raw, kaya ganun po raw nangyari. Mga komento na matatawa po kayo. Di po ba? Pero ang isa sa mga sinisisi ng Aldab Nation ay yung handler at yung manager. Nasang ayon naman po ako? Well, correct me if I'm wrong, kasi kung magaling po talaga yung handler at manager ni Mengay, tatanggi sila. May mga pagkakataon na sasabihin nila, wag mo nang ituloy yan dahil hindi ikagaganda ng imahe mo. O ibig sabihin, baka biglang magbagsakan yung mga endorsement mo. Di po ba? Yung tipong hindi pa nangyayari, meron na silang, o predict mo na dun sa talent mo na baka magkaroon ng problema, etc., etc. Huwag mo munang ituloy, pag-isipan mo muna. Wala eh. Kumbaga, sunod-sunuran po sila sa sarswela. Yung walang pumipigil kay Mengay. At ang pinakamasakit niya, yung marami pang nagsusulsol. Hindi po ba? Kaya, siyempre, mga kaldab, siguro si Mengay na buyo ng gusto. Hindi nila alam na ganito yung kalalabasan. Sabi ko nga po sa inyo, wala naman talaga makakapredict ng mga bagay na ganyan. Malalaman mo lang sa huli na. Di po ba, katulad po ano ngayon na nangyari, na talagang kumbaga hindi ini-expect o wala talagang umi-expect na nangyari to. Pero siyempre wala po ako sa posisyon para ipilit po yung mga ganitong bagay. Di po ba? At dun po sa mga nagko-komento na okay lang yan, Mr. Destiny, kahit hindi naman po magtrabaho si Mengay, tutukan niya na lang yung kanyang business, buhay na siya. Totoo po yan, real talk, sangayon po ako dyan. Pero sabi ko nga po sa inyo, kapag buhay artista ka na 7 years na si Mengay, going 8 years, 9 years, 10 years, mahirap po yung nasa loob ka na lang ng bahay, nagmamanage ka na lang, dahil mamimiss mo eh. Malaki yung pagkakaiba. Gaya nga po ng mga datihan na bumalik. Di po ba pagka in-interview sila, sobrang na-miss nila kapag ka nanonood sila ng TV. Ay, ginagawa ko yan. Pag may mga endorsement, uy, dati akong endorsement ng ganyan. Di po ba? Nakaka-miss daw balikan. Lalo na po si Mengay dahil kwela siya. Tapos gustong-gusto niya yung trabaho niya. Nakikita nyo naman po sa Main Goals, sa Daddy's Girls, sa mga ibang TV commercial na kapansin-pansin po na talagang 101% na yung binibigay niya. Di po ba? Pero syempre, wala po ako sa posisyon para ipilit po at sabihin kung anong gusto po natin gawin. Ang sa atin lang, iparamdam sa management o sa manager ni Mengay, na handler ni Mengay, na minsan po maganda rin po yung tumatanggi. Minsan po nakakatulong din yan. Dahil sa dami nga po ng mga taong naninira kay Mengay, sinabayan pa po ngayon. At may balibalita pa nga po na papalitan na si Mengay sa MAC lipstick. Pero hindi pa tayo sigurado. Pero yun po yung malakas. Alam nyo naman po yung mga tao, di po ba, na gustong angkinin yung dating kay Mengay. O ito na ipalit nyo. Di po ba, nadadala sa mga sulsol. Di po ba,
hindi naman po may iwasan niya pagdating kahit naman po sa labas ng social media, nangyayari po talaga sa totoong buhay yan. Real talk to, mga kaaldab. Kaya medyo malungkot po tayo dahil sa mga nangyayari po ngayon kay Main Mendoza. Pero okay lang yan, mga kaaldab. Malalagpasan din naman po yan ni Mengay, at alam naman po ni Mengay kung paano i-handle yung mga ganyan sitwasyon. Well, hanggang dito na lang po yung update natin. Kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest, tutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga video na ilalabas pa po natin.